channel, Jerry Padaong. Meron na naman tayong i-demo ngayon. 3 amps na naman. At saka meron siyang kasamang MIDI player. Oh. Okay? So kasi merong mga nag-request nito. Ang isa sa nag-request nito ay si Ed Serran ng Pinas. Okay? Ang gusto niya ay 3 amps, low, mid, high. Then may kasama siyang video key player. Okay, so hindi ko na isasama yung monitor nito kasi meron na akong vlog na may kasamang monitor at saka simple lang naman ikabit yung monitor niya. Okay, so yung MIDI player lang connect sa stereo mixer. Then meron ding laptop connected sa stereo mixer. 3 amps siya. Okay, ang isa pa nung request ay si George Tasalya. Okay, 3 amps din, low, mid, high. Then may kasamang mixer, equalizer, crossover. Okay, so matagal na nilang request to. Ngayon ko lang na sikaso dahil medyo nabisi ako dun sa aking pag-ipawis. Okay, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos, guys. Okay, guys, so panoorin natin to. Okay, ito na yung mga gagamitin ko na equipment sa ating setup. So, isang MIDI player na Mega Pro Plus. Then, laptop. Siyempre, stereo mixer. Crossover. Equalizer. Power controller. At 3 amps. Okay, so isang Sakura 735 para sa high. 735 din para sa mid at 737 para sa low. Okay, lahat Sakura yan dahil 3 amps yan. Stereo connection ang gagawin natin, guys. So ang gagamitin ko na mga speaker ay dalawang tweeter, dalawang mid speaker at isang at dalawang MCB para sa low. Okay, so ang mga connection nito, guys, na connect ko na yan. Yan, ito sa ibabaw, ito yung sa high or sa tweeter. Itong sa git sa baba, ito yung sa para sa mid speaker. Okay? Then yan ang ating MCB para sa low. Okay? So sa mga connection nito, guys. So papakita ko lang yung connection niya. So ito yung mga connection ng ating speaker at saka tweeter, no? Okay, so ito yung sa tweeter, guys. Ito yung sa taas na speakon. Ito yung sa taas na speakon. Ito yung sa tweeter. Okay, ito yan, guys. Ito yan, papunta yan dito sa ating tweeter. Okay, then siyempre nakahiwala yung ating mid speaker. Yung sa baba na speakon, yan, sa baba na speakon, yan ang papunta naman sa ating mid speaker. Yan, ito yun, papunta sa ilalim. Yan, papunta yan dito sa ilalim na speaker. Okay, yan, hindi ko muna yan sinakpan para makita natin yung connection niya sa loob. So hindi sila nakaparalel, so hiwalay sila. Okay, ibang linya ng mid speaker para sa mid amplifier natin, then iba rin yung sa tweeter. Okay, so sa mga wirings niya, guys, sa amplifier, nakonnect ko na yan. Yan, nakakonnect na yung para sa ating tweeter sa high, then sa mid, at itong sa low. Yan, nakakonnect na yan. Okay, so ang kulang na lang niyan ay yung mga connection ng ating crossover at saka equalizer to amplifier. Yun na lang ang kulang niyan. So yan ang ititesting natin ngayon. I-set up natin ngayon. Okay, so ang unang connection natin ay yung mga galing sa ating audio source. Okay, so dalawa yung source natin. Laptop at saka MIDI player. So una, itong laptop muna. So ang gagamitin natin dyan ay
Ay, ito. So guys. Yan. 3.5mm mini plug to RCA. Okay, ito yung unang mga galing dito sa ating output ng laptop sa headphone. Then ito yung papunta sa ating mixer. Okay, so maraming nagtatanong nito guys kung ano yung ginagamit na mga galing sa laptop papunta sa mixer. So ito na yun. So dahil RCA yan at wala namang RCA na input dito sa ating mixer, so gagamit tayo ng RCA to PL adapter. Okay, para maka-input tayo dito sa PL. Okay, so dito ako mag-input sa Bluetooth. Yan. So yan ang input ng ating mixer. Okay, so next ay yung mga galing naman ng ating MIDI player. So ang gagamitin ko dyan ay ito. So RCA to PL, dahil ang output ng ating MIDI player ay RCA yan. Okay, ito yung kanyang audio output, then ito naman yung sa video output. Okay, so dyan tayo sa audio output. Yan. Audio output sa MIDI player papunta sa ating mixer. So dito sa mixer, so dito na ay mag-connect sa line. Okay, sa line sa mic 5. And then dito rin sa mic 4 line din. Okay, yung mic 4 dito yan sa channel 4 ng mixer. Then yung mic 5 naman dito naman yan sa channel 5 ng mixer. Okay, then ang ating laptop nandito sa Bluetooth, so nandyan siya sa 6 and 7 channel ng ating mixer. Okay, so next ay yung output naman. Okay, dito sa output, so dito tayo mag-connect sa main output. Okay, sa main output tayo. So ang gagamitin ko dyan ay PL to RCA. Okay, main output ng mixer natin. Then RCA, ito yung papunta sa ating equalizer. Okay guys, so ito yung papunta sa ating equalizer. So ang equalizer natin ay DB audio equalizer. Meron siyang N1, meron ding N2 sa channel A. Then ganun din sa channel B, merong N1, merong N2. Pero yung kanyang output ay channel A lang at channel B. So wala siyang 1 at saka 2. So isa lang. Okay? So dito tayo sa N1 ating equalizer. Ito yung nangagaling sa mixer. Okay? So meron na siyang N. So yan guys, so inilawan ko na lang para maliwanag, no? Okay, so dito na tayo sa output ng ating equalizer. So ang gagamitin ko dyan ay RCA to male XLR. Okay, dahil RCA lang yung sa ating equalizer. So output, so sabay na natin yan dalawa, A and B, or left and right channel ng ating equalizer. So ito yung papasok sa ating
ating crossover guys sa input. Yan, input ng ating equalizer. Yan. Then ito naman sa channel 2 sa input. Okay. Oh, meron ng input. Okay guys. So, ang setting ng ating crossover, dahil tatlong amplifier ang gagamitin natin, 3 amps, stereo connection. So, dito tayo sa 3-way. Okay, sa 3-way tayo. So, ang 3-way, meron siyang high, merong mid, at merong low. So, kompleto siya. O, ganun din dito sa channel 1. High, mid, at saka low ng ating crossover. Okay, sa setting niya, ang kanyang button ay naka-unpress yung dalawang button. Okay, naka-unpress yan. Ito, itong dalawa, naka-unpress yan. Ayan nyo ka ng sign. Para sa stereo 3-way. Okay? So next ang gagawin natin ay yung sa low. Okay, unahin natin yung sa low ng ating crossover. Output ng crossover sa low. So okay. Output. Yan, output ng crossover. So sabay na natin itong isa. Yan. Okay, so ito na yung papasok sa ating Sakura 77 na low amplifier. Okay, so ang input ng ating Sakura 77 ay ito yung audio, yung sa baba, yung white at saka red, left and right yan ng kanyang audio. Okay, then yung yellow sa pinakataas, yan naman ang kanyang video input. Okay guys, so sa dito ako mag input sa DVD, yan sa gitna. Kasi yun yung naka-select doon sa harap nitong Sakura 77. Yan ako sa input sa left and right. Okay? Okay, meron na tayong input sa ating Sakura 77 para sa low. Yan, ito na yung sa low. Ito yung unang connection ng ating output ng crossover sa low. Okay, so next ay yung mid. So, ganun pa rin. Gagamit pa rin tayo ng female XLR to RCA. Okay. So, sa output ng ating crossover, sa mid. Yan, sa mid. And sa channel 2. Mid. Okay. So, ito na yung papasok dito sa ating Sakura 735. And guys, itong sa gitna. Sa gitna, yan yung gagawin nating mid amp. Okay, dito tayo sa A. Sa A tayo ng input ng ating amplifier. Okay, so meron ng mid. So last ay yung high. Okay guys, yung high. Yan, high. Output ng crossover sa high. So, syempre, gagamit pa rin tayo ng female XLR to RCA. Okay? Ayan. So, pasensya na kayo guys dahil medyo magalaw kasi isang kamay ko lang yung naghawak ng cellphone, then isang kamay din yung gumagawa sa mga connection. Okay?
So ito na yung sa high amps natin. Yan, yung pinakataas. Guys, pinakataas, Sakura 735 din yan. Yan ang para sa high amp. Okay, ito na yung sa galing sa crossover. Then, input ng ating amplifier. Okay, then guys. Yan. Yan, high. Okay, then ito namang sa gitna ng amplifier sa mid. Ito. Yan guys. Ito. Yan, sa mid. So, pasensya na at nakakalito dahil puro red yung kulay ng aking mga cord. Okay, so kompleto na yan guys. Meron na yung low, mid, high ang ating crossover. Okay, so pwede na natin i-testing yan. Power natin ang power controller. Okay guys. And yung ating laptop, naka-on na yan. Ang ating MIDI player. Yan. Then ang mixer. Okay. Then ang crossover. So ang crossover guys, wala siyang switch, no? So pagka nakasaksak yan, automatic ng nag-power yan. Then sa equalizer. Yan. Then sa amplifier. Sakura 737 para sa low. Sakura 735 para sa mid. At Sakura 735 para sa high. Okay. So, naka-on na lahat yan. So, ibaba ko muna ang volume nito guys. Kasi automatic kasi mag-full volume. Automatic siyang pupunta sa gitna yung kanyang volume pag naka-on yan. Okay, dito naman. Volume natin ng alas 10 sa mid. Alas 10 din sa high. Okay. Then sa equalizer. Mas mabibilang. Okay. Then sa crossover. Yung kanyang input din. Kalate. Channel to, kalahati din, input gain niya. Then, sa kanyang low, mid, at saka high, wala pa yan. Mag-play muna tayong music. Okay? So, unahin natin tong laptop. Videos. Okay, so, play tayong music guys, no? Yan, so may music na yan. So dito sa ating mixer, volume natin sa 0 yung kanyang min. Okay? Then ito yung laptop guys, no? Ito yung laptop nasa 6 and 7 left and right channel. So ang volume niya dito. Okay, so may signal na. Ibig sabihin, pumasok na yung music niya. Then, dito sa crossover, unahin natin ang high. Sa high muna. Okay, ito yung sa high, sa channel 1. Okay, guys. Okay, ito yung sa high. Sa high channel 1, sa high channel 2 naman, sa high yan. Okay, sa mid naman, ito yung sa mid channel 1, mid yan. Sa Jerry Padaong, yan. Mid
Channel 1, then channel 2, mid. Yan. Once again, okay. This is Jerry, the foreman. Tagdagan lang natin yung volume niya dito. Then. Okay. Ito yung mid, no? This is Jerry, the foreman. Then, channel 1, mid. Jerry Padao, mobile sound system of Leo and Cebu. Mid din dito sa channel 2. Once again, this is Jerry, the foreman. Okay. Yung high. Yan, channel 2, channel 1. Yan. Jerry Padao, mobile sound system. Tadong malakas. Okay, ngayon guys, notice tingnan natin ang mid, high, channel 1, then mid, high naman, channel 2. Ngayon, yung low naman. Okay, yung low. So, dagdagan natin yung volume ng low. Volume ng amplifier sa low. Okay. Ito, channel 1 sa crossover. Channel 1 yan, then dito channel 2. Okay. Okay, ito yung kanyang low guys, no? So ngayon, pagsabayin natin yung tatlo. Okay? Low, mid, high. So, pagsabayin natin. Mid. High. Okay. Ito naman. Low. Jerry Padao. Mobile sound system. Mid. Pavilion Cebu. High. Only badge by Mr. Jerry Padao. The 4-1. Feel the power of Jerry Padao mobile sound system. Mapapasayaw ko talaga. Jerry Padao remix. Sa Jerry Padao idol. This is Jerry, the foreman. Jerry Padao, mobile sound system of Leo and Cebu. Once again, this is okay. Play tayong ibang music. Yan.
Okay, so ngayon testing naman natin itong MIDI player. Okay? So ayan, naka-play na 'yan. So play tayo ng select tayo ng music, no? Okay? Play. So, yung kanyang volume, guys, ng ating MIDI player, ito yon. Ito yon. MIDI player natin nasa channel 4 at saka channel 5, no? So, ito yung kanyang volume. Pwede rin itong isa. Okay. So, pwede itong sabayin. Natin to. Ito naman. Ito yung sa laptop. Ito naman sa DVD, MIDI player. Okay. Okay, so maraming salamat sa panonood, no? So sana nasundan niyo yung aking pag-demo ng triple amps or 3 amps. Okay, sana yung mga nag-request nito, mapanood nila to. Kasi medyo matagal-tagal na silang nag-request nito. Hindi ko lang nasikaso dahil na-busy ako dun sa ginagawa kong mga videos related dun sa aking pag-giveaways, no? So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe, may subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay, guys? So, shout out ko yung mga nagpa-shout out, guys, no? So, shout out kay Sir Lawrence Dunlac ng Canada. Shout out sa'yo, sir. Mukhang
busy tayo ngayon, no? Okay? Shout out kay Eugene Arana. Shout out kay Ray Ilamparo ng KSA. Shout out kay Ronald Tinamot ng Ormoc City. Shout out kay Romel Cabansag, Oham. Shout out kay Roger Blanco ng Castillejos, Zambales. Shout out kay Jemhan Torremocha ng Cebu City, Barangay Carita. Okay, shout out po. Shout out kay Marlali Galero. Shout out po. Shout out kay Boy Simbrano ng Las Piñas City, Manila. Shout out kay Jose Joel Nabalitan. Shout out kay Hendrix Fiberglass Production. Shout out po. Shout out kay Aaron Pajardo. Shout out. Shout out po kay Canflor Florcan ng Hinulgan Negros. Shout out kay Jerry Villanueva. Shout out po. Shout out kay Marilo Sosopias. Shout out po. Shout out kay JJ Rocco Mix Vlog. Shout out. Shout out din kay Ryan Dehacto. Shout out po. So, kumusta na yung napanalo na natin na Patreon card? At least. At shout out kay Arnold Daurin, Daurinio ng Antipolo. Shout out kay Jumar Himungalya. Shout out kay Marcelo Discipolo, Mark of Quiet. Shout out po. Shout out kay Aldrin Racho ng Racho Family. At shout out kay Joniel Mini Sounds. Okay, shout out po sa inyong lahat. At sana huwag kayong magsawa manood sa aking mga videos. Okay guys, so sa mga hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe at pakihit ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay, so see you to the next vlog. Thank you, thank you.